Magandang araw po ulit sa inyo. Ito po yung likod si Freddy dito sa Amerika. At binabati ko po yung mga aking mga taga-kapwa US Filipino dito sa Amerika. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang aking content for today is just for the my point of view regarding this version of Maharlika and at the same time Attorney Glenn Chong there in the Philippines, as Maharlika is the here in America in Los Angeles, California. Ang topic ko nila ay Jununto. Ito ba yung pinagbibintangan nila? Nung natandaan nyo na nagpunta yata sila sa, hindi ko malam ako, Vietnam yata, na hindi makalabas ang ating presidente dahil galing sila sa Australia, nagkaroon sila ng flu-like symptoms na kaya daw hindi makalabas ang couple sa Malacanang, sa kanilang kwarto, ay dahil sinuntok daw ni First Lady Lisa Araneta Marcos, si ating presidente Bongbong Marcos Jr. At ito ay nadinig lang at ikinuwento, hindi ko lang alam kung nadinig o ikinuwento ni Glenn Chong sa isa sa mga staff ng marinig nyo rito. No? So, it's just a hearsay na ikinakalat nila sa media. Parang hindi abogado to si Glenn Chong eh. Ngayon, kasi may problema na siya. Eh, hindi ko lang alam kung sinampahan na siya ng kaso dahil sa kanyang libelous na paninira sa ating First Lady. Alam nyo, ang ating First Lady ay abogado rin. At ito si Glenn Chong. At magkakasama itong mga ito. Magkakasama ito noong 2022. Ha? Yun eh, according to sources. Ano? So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanilang mga problema ngayon dahil abot-abot ang kaso nito si Glenn Chong at ganun din si Maharlika. Parang sila, lahat sila ay may mga kaso. Hindi lang dyan sa Pilipinas, kundi maging dito sa Amerika. So, alam nyo, ang pag ikaw ay nagtrabaho sa isang tao na umaasa ka na magkakaroon ka ng pwesto pero hindi mo nasunod, hindi mo nakuha ang iyong mithiin upang magkaroon ng pwesto, ito usually nangyayari. Lahat sila ay lumalaban sa nanalong pwesto, no? Di ba? It's not for the sake of the people, you people there in the Philippines, but for their selfish interests. Okay? Nakuha nyo? For their selfish interest, because they were not able to successfully have their ambition or their vision to be in the position or among the members of the staff of the president. Okay? Ito, pakinggan po natin ang kanilang diskusyon na dalawa, no? Na they're making so much lies against the president and against also the first lady. Okay? Here we go. Secretary ng DICT. What does it mean by to be righteous and mission? There's a difference kung ang motibo ko ay personal, di ba? Yes. For example, inisulto ako ni Lisa Marcos. Sabi ko, sasabi, paling kita. That is not righteous and kasi personal yan. Pero pag sinabi mo righteous and indignation, yung anger mo, yung galit mo, nagmula sa isang action ng isang tao at denoting profound moral lapses. Attorney, inamin mo na sa iyong pananalita na sasampalin mo si First Lady. Mahirap na bawiin yun. Sinabi mo na in public. Huh? No respect to the First Lady. No respect to the President of the Republic of the Philippines. And remember, Attorney Glenn Chong, yung mga pananalita as a lawyer is being taken care in accordance with the ethics as well as being a lawyer that you sworn in the Supreme Court, di ba? Right?
Tama ba ako? Hindi ako abogado, Attorney Glenn Chong. Pero meron naman akong manners. Kayo abogado ay you should have manners too. Remember, it's unethical for you to say that to your co-lawyer like Attorney Lisa. Okay? Tuloy natin. Profound moral lapses. It's profound. Kayong lapse niya, yung pakikipag-meeting sa Smartmatic, sinabi ko, hinabol niya ang Smartmatic tatlong beses. Hinabol mo ang, sabi niya, hinabol ata ni First Lady ang Smartmatic. Alam niyo, ang Smartmatic dahil sa ginagawa ninyo ay disqualified binana ng COMELEC dyan sa Pilipinas to participate in the bidding in next midterm election that will be next year. But naghabol lang Smartmatic. Inapil nila to sa Supreme Court. At ang sabi ng Supreme Court, the Supreme Court in Padre Paura, Manila on December 5, 2023 in Baguio, ito ang kanilang ruling, ruled that the COMELEC was mistaken in disqualifying Smartmatic from participating in the bidding process for the future poll contract. It means in 2028, Smartmatic will be available again for bidding. So, ano yung sinasabi nyo, ikaw, Attorney Glenn Chong, na sinasabi mo, ikaw na mismo na sa iyong salita, ay may ginawa si First Lady or in connivance with the Smartmatic. The mere fact that the Supreme Court ruled for Smartmatic is already enough. That Smartmatic is already credible for that matter. And that's the reason why the president was, Bongbong Marcos Jr., was inaugurated and sworn by the Supreme Court, Chief of the Supreme Court in the last election, 2022. Isn't it? Ikaw, you are being a lawyer, you should abide whatever the decision of the Supreme Court. Hindi mo pwedeng kalabanin ng Supreme Court. You're under the Supreme Court. Am I right, Attorney Glenn Chong? Okay, tuloy natin. Nakipag-usap siya sa may-ari ng Smartmatic and then nanalo ang kanyang anak, nanalo ang kanyang asawa, and then tingnan mo yung ebidensya nila, General. Kung nanalo man ang partido ng ating presidente, nanalo, yun eh, kasama na yata dyan si ano eh, si Jaime Marcos, hindi ko lang alam. Kung ano man, kung sino man, ang nanalong anak ng katulad ni Congressman Sandro Marcos, because the people like him. The people there in Ilocos like Sandro Marcos. At hindi nila pwede itanggi na si Sandro Marcos studied in London and act as a economic consultant there in London. It looks like the education that Sandro Marcos is more better than what you got there in the Philippines because of the standard of education there in London as well as here in America. Am I right, Attorney Glenn Chong? Okay, let's go. General Rio, yung T3, minanipula, it appears, strongly appears, na minanipula yung election results. So, nagtugma yung... So, by the chosen word that you will say, it appears, meaning you are not sure. You are not sure. By the word appear, remember, Attorney Glenn Chong. So, what can I say? You are not credible. Okay? Let's continue. Pag-aamin ni Lisa Marcos sa akin at yung extraneous evidence mula... It's only, Attorney Glenn Chong, it's only your speculation that is not founded. You have so many evidence. And you could present it in court. And you don't do it. You want it to be done in social media alone. Am I right, Attorney Glenn Chong and Maharlika? Okay, let's continue.
mula sa Commission on Elections. Yes. So, tapos ito na, that's the basis of my righteous anger kasi pinipilit nila ako na i-sideline o i-sideline para hindi lumabas. O di ba? Para hindi lumabas, nililimit nila ako sa suit. Attorney Glenn Chung, when you are in anger or you feel anger on your course, it means you cannot think rightfully and you need another lawyer for you to represent you. Am I right, attorney? Okay, let's continue. Social media, hindi minimension yung issue ko sa kanya sa mainstream, hindi. Kasi bayan niya. Tapos, kinakasuhan niya ako sa IPP every time mag-speech ako. Kasi sabi ko, di ba, pangalawa na yun eh. Mm-hmm. Pag-speech ko sa Davao, kinasuhan ako. Pag-speech ko sa Cebu, kinasuhan ako. It's a naked attempt, it's a brazen attempt to stop me from talking. This is a You know, the freedom of speech, attorney. It's not means that you have a freedom of speech. You are free for any liability. Remember, you are a lawyer. You study lawyer. You study law. And you pass the bar exam. And that's more than enough for you to be knowledgeable enough for all the rights that you can say in any public speaking. Am I right, Attorney Glenn Chung? Okay, let's continue. Public issue. Kaya nga, this is righteous indignation. That's the context na sinabi ko yon. Hindi pambabastos yan. That's righteous indignation and there's no better example. So you say pambabastos. And it's already done with you, with your speeches. And that's the reason why they found some evidence that they can put it, they could lodge it in court against you. Am I right, Attorney Glenn Chung? Okay, let's continue again. Then Jesus Christ himself. Pinikap ng mainstream media yung pagtatanggol ni Garin kay Lisa Ahas. Pero dito sa article, sinasabi ng mainstream media na ito exactly na Chong made the statement during a prayer rally in support of Pastor Apollo Quiboloy and Sunshine Media Network that turned into an anti-Marcos rally. So itong media na to, they missed the information yung pinaglalaban mo na patungkol sa pakikipagsabwatan ni Lisa sa Smartmatic. See how, paano nila tinitwist? Paano nila... Marika, Attorney Glenn Chung, how do you know that there is already a conspiracy between the First Lady, Lisa Araneta Marcos, and the Smartmatic? What are your proof? Do you have enough evidence to show that there is a connivance, whatever it is, in the Smartmatic, between the First Lady and the Smartmatic? Am I right? Now, as I said earlier, the Supreme Court already sided with the appeal of the Smartmatic for the future coming election, maybe in 2028. They could now join the bidding. And the Supreme Court decision has a strong relation with your allegation that there is a untoward incident that happened in the recent election. Am I right? Okay, let's continue again. Nila tinatanggal yung pinaka importanting issue na inusap mo doon nung sinabi mo during the prayer rally, di ba? Yes, I declare, tama ka dyan. Again, yun ang mga kababayan. Again, I can forgive the reporter for sheer utter ignorance about the issue. Pero, yes. Kung nandun siya, dapat narinig niya yung mga pinagsasabi ko. And he cannot plead ignorance. O, di ba mga kababayan? Kung nandun siya, dapat reporter ka. Ano yung report mo, sinulat mo yun. So, dapat nandun ka. Otherwise, you would not be in a position to report something na wala ka dun. So, I suppose the reporter was there. At hindi mo nila... Kita mo, Attorney Glenn Chung. Sinabi mo sa mga reporter na pag sumulat sila, they should be there in the rally. Ikaw din. Yung nire-report mo sa social media through Maharlika, na nadinig mo lang from DICT staff na sinuntok ni First Lady
si Presidente Bongbong Marcos Jr. when there is no proof of that, bakit mo kinakalat sa social media? Kita mo mga contradiction between your statement and your earlier statement. Am I right, attorney? Okay. So, yan ho ay isa sa mga contextual evidence ko na I do hope that you are learning from my experience and from what I could see in this video of Maharlika. Na wala silang mga matibay na katibayan na ibinibigay sa ating lahat dito sa social media. No? So we are talking about social media. We are not talking before in any court. We are talking on social media alone. Okay? I do hope that you are going now to start now to think. You have to think, you have to analyze, and you have to evaluate before making any comment. Okay? I want to see your comment right now here in this my blog. And don't forget to subscribe, like, and give me a thumbs up for whatever you think is better for this video. Okay? Thank you very much. I do hope I can see you in my next blog. Your host, Freddy. In God we trust, never hold your peace. I'll see you in my next blog.